Binibigyan ko po ng 2 points si Izel. Kasi meron siyang mga ginagawa at mga sinasabi na hindi ako komportable. Binibigyan ko ng 1 puntos si Hyra. Kasi napapansin ko kuya na yung pagiging emotional niya sometimes, it like consumes the best of her. Binibigyan ko po ng 2 points si Leo Fer po. Kasi po may bad joke po siya na nagawa sa akin na parang hindi po talaga magandang pakinggan. Binibigyan ko po ng 1 point si Aizen. Kasi po, minsan po kuya, hindi po siya marunong po makiramdam sa nararamdaman po ng ibang tao. Binibigyan ko po ng 2 points si Mika kuya kasi po wala po siyang alam po talaga kuya sa gawaing bahay. Binibigyan ko po ng 1 point si Gian kuya kasi tinitignan lang po niya kami kuya na gumagawa ng ano po, gawaing bahay. Binibigyan ko po ng 2 puntos si Ate Aizel po. Yung mga pinagsasasabi niya po, parang hindi na po tama sa lugar. Bibigyan ko po ng 1 puntos si Ate Ella po. Pag seryoso kaming nagkikwento, tapos bigla siyang sumisingit po. Bibigyan ko po ng 2 puntos po si Aizel po kuya. Kasi nagsasabi po siya ng inappropriate jokes po kuya. Bibigyan ko po ng 1 point si Gian po kuya kasi tamad po siya. Tsaka piloso po siya. Binibigyan ko po ng 2 points si Ate Aizel kasi minsan po yung mga jokes po niya hindi na po nababagay sa lugar. Binibigyan ko po ng 1 point si Ate Alisa po kasi minsan po hindi ko po matansya yung mood niya. The person I'm giving 2 points to is Justin po. I just don't like how he's always trying to cause drama between people. 1 point to is Alyssa. I really feel like she just wants to cause some drama also. Bibigyan ko ng 2 points si Mika dahil yung hindi siya nag-effort po. Hindi lang sa mga task, sa mga chores din. Bigay ko yung 1 point po kay Chrismar dahil minsan yung emotions niya hindi niya mapipigilan. Sa 2 points po, ibibigay ko po kay Mika. Kahit gusto niyang matutong gumawa ng household chores, parang di naman po siya tumutulong. Ang 1 point po ay ibibigay ko kay Andrea po kasi feeling ko din po parang ayaw ni Andrea sa akin. Binibigyan ko po ng 2 points si Justin po kuya. Papansin ko po kuya, siya po yung laging nanguna ho sa pag babackstab ho ng tao. Binibigyan ko po ng 1 point si Mika kuya. Kasi po kuya, sila po yung lagi kong nakikita like lagi nila pong binabackstab si Aizel. Kuya, binibigyan ko po ng 2 points si Aizel. May times po na hindi po siya mindful sa mga actions niya. Kuya, binibigyan ko po ng 1 point si Hyra. Kasi out of all the housemates, parang hindi ko po siya makakonnect. Binibigyan ko po ng 2 points si Aizel. Hindi po siya careful sa mga ginagawa niya po sa loob ng bahay. Binibigyan ko po ng 1 point si Leo Fer po. Minsan yung mga jokes niya po is sobra na po. Binibigyan ko po ng 2 points si Aizel po. There are times na she would be so inconsiderate of yung feelings ng mga housemates. Binibigay ko po yung 1 point ko po for Alyssa kasi po she complains a lot. Binibigyan ko po ng 2 points si Aizel. She's not mindful of what she does or say. Binibigyan ko po ng 1 point si Chrismar. Sometimes he doesn't feel people out. Parang he just says things because he thinks he's always in the right. Tulad ng nabanggit ko kanina, nakasalalay sa ating taong bayan at sa ating community ang kapalaran ng mga nominado. Dahil nasa inyo ang power to vote to save and to vote to evict. At makakaboto kayo through SMS or text o gamit ang inyong Kumu app. Kung papano, narito panoorin natin.
Mga kapamilya, Team Online at PBB Community, mas pinalawid na ang inyong kapangyarihan sa pagboto sa ating mga nominado. Sa unang pagkakataon, sabay ng magagamit ng taong bayan ang kanilang kapangyarihan to vote to save and vote to evict. Maaari na rin bumoto hindi lang through text, kundi pati na rin sa inyong Kumu app. Be connected sa ways ng pagboto via text voting. I-text lang ang BBS space name of housemate at isend sa 2366 para sa gusto mong iligtas. At BBE space name of housemate naman para sa gusto mo nang ma-evict. Meron lamang kayong 1 vote to save at 1 vote to evict kada SIM kada araw. Sa inyong Kumu app naman, to vote to save, pumunta lang sa menu and then campaigns at tumungo sa vote to save page at piliin ang vote here. Piliin ang offline stream ng nominated housemate at i-click ang virtual gift icon sa kanang bahagi sa ibaba ng inyong screen. Dito, maaari nang magpadala ng vote to save virtual gift sa inyong napiling nominated housemate. To vote to evict, pumunta lang sa menu and then campaigns at tumungo naman sa vote to evict page at piliin ang vote here. Piliin ang offline stream ng nominated housemate at i-click ang virtual gift icon sa kanang bahagi sa ibaba ng inyong screen. Bawat Kumu user ay merong 10 votes to save at 10 votes to evict kada araw. Mahalaga ang bawat boto dahil 30% ng kabuoang tally ng votes ay magmumula sa text. At 70% naman ay magagaling sa mga boto sa Kumu. You have the power to vote dito sa Pinoy Big Brother Connect. And I am back, housemates. Sa puntong ito, Mika, Aizel at Justin, ay binibigyan ko kayo ng tig 30 seconds para kausapin ng taong bayan kung bakit nararapat kayong iligtas at manatili sa loob ng bahay ni Kuya. At magsisimula tayo sa iyo, Mika. Hello po sa inyong lahat na nanonood. Sana po suportahan niyo po ako and salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa akin ngayon. Sana po maniwala po kayo na madami pa po akong papakita dito sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi po ako susuko. Maraming salamat, Mika. Aizel? Mayang gabi sa tanan diya sa mga nasami sa Orientan. Tagan salamat sa mga nagsuporta na ako sa nagsalig. Please support me hantun sa akong last day na punta. Tagan pa ko niyag chance para mapakita pa na ako kung unsa gid ko. Thank you and God bless. Salamat, Aizel. At Justin. Good evening, everybody. It's Justin here. And I hope you guys support me kasi marami pa akong kailangang ipakita sa bahay na to. And I still want to use the platform to promote the advocacies that are close to my heart, such as LGBTQ rights and HIV/AIDS awareness. I know I am not perfect, but I believe I am worthy to stay in this house. So to my family, friends, and supporters, please support me because I am worth it. Maraming salamat, Justin, at maraming salamat sa inyong mga nominado. Sa ating muling pagkikita ay malalaman nyo na ang pangalan ng kauna-unahang evictee ng edisyong ito. But for now, good luck, housemates. Magandang gabi.